namin, hindi rin ako buntis, sana nga, kaso hindi nga po. Kaya lang, hindi ko lang, nung nag-decide po kami, hindi ko lang in-announce agad. Kasi siguro, dahil nasa politics ako, ayoko lang napag-uusapan. Yun lang talagang iniwasan ko. We've decided this for siguro mga 4 months na hindi ko lang sinabi agad kasi nga medyo may trauma na ako na napag-uusapan lahat-lahat about sa buhay ko. Ayoko lang. So, we've decided... Hindi pa na napag-uusapan kasi kanila tapos na. Yun nga sinabi. Parang siguro 5 persons pa lang yung nasabihan ko, halos alam na. Hindi ko lang alam kung paano nangyari. Pero yun po yung reason talaga. Hindi po lang siya laan yung invitations late nang dumating dahil nagsabay-sabay lang din po. Matagal na namin siyang nag-prepare. Hindi ko lang na-distribute agad. So, yun, sorry po kung parang naging biglaan. Pero yun nga po, hindi talaga siya 1 month lang pinagplanuhan. Gusto ko po kasi, ako yung tao na lahat gusto ko. Kung kaya ko nga lang ako yung mag-decorate nitong area gagawin ko kasi gusto ko personal touch sa lahat. Hindi ko na lang po talaga kaya with my schedule. And yung nabanggit po ni Consel RJ kanina church wedding namin, sabi nila ba't hindi na lang church wedding? Sabi ko hindi ko kaya rin yung preparation. Saka pledge ko yun sa sarili ko na once I... Magpapakasal lang po ako sa simbahan once I become a lawyer. Para meron akong inspiration, meron akong drive sa sarili ko na mag-aral mabuti. Not only for myself, syempre, kay Ryan, sa magiging family namin, and sa lahat po na nandito. Sobrang saya ko po. Takot ako nung nakaraan. Sabi ko, baka walang pumunta. Sa dami na bigyan ko na invitations, baka walang pumunta. Kasi, weekday. Tapos, yung iba, talagang short notice. Kasi minsan, kahapon nga naisip ko yung mga hindi ko po nabigyan. Sabi ko, wala na akong time. Pasensya na po. Hindi ko lang po alam kung bakit siguro alam ng mga friends ko yan. Ever since, ako yung taong gusto ko, ang dami ko ginagawa kahit hindi ko na siya kayang gawin. True! So, kung ano na ko, nag-inawa ko po dyan na minamadali ko na siya. Ayun, gusto ko lang pong i-explain yun na kung bakit parang biglaan, pero hindi talaga. Alam ko marami nagtatanong, bakit biglaan, baka buntis, hindi rin po. Ayoko lang po talaga ng napag-uusapan. Nalaman nga lang po, actually sa totoo, nalaman lang po ng ibang tao, coincidence lang. Bago ko pabigay yung invitation sa kanila, yung chismis dumating na po sa kanila. So, hindi ko na nga yata kailangan mag-aksa sa invitation kasi nakakarating. And then, titake, okay ka na ba? Tapos ko na lang, titake ko na yung... Sabi po kasi niya, hindi niya alam siya sabihin niya. Kaya nauna na lang ako, titake ko na rin po itong opportunity para pasalamatan nga po kayong lahat. Una na po, sa family po ni Auntie Coaching, kay Tito Jaime, sobrang thank you po. And kayo po yung isa sa, parang tinitingala namin magkakapatid when it comes to family bonding. Kung paano niyo po mahalin yung isa't isa, kagparehas po tayo, wala na rin po sa Auntie, wala na si Papa, pero still, the family is still intact. Siguro it's because of the one parent left with us na sila po yung nagbabal sa atin. Thank you for being an inspiration to us. And na-try ko rin po, sana po, na-try namin na masundan yung mga naging, magsasama ninyo yung mga naging husband niyo po. Kasi sobrang, wow. Parang, if you manage to be a good parents to your children and still nag-e-enjoy po kayo parang sa Ate Coach, kung saan na lang napupunta, para sana ganun din po kami. Yung mga iba po, sorry, wala po ako sa lamin, hindi ko makita yung mga nasa likod, pero thank you po sa pagpunta sa friends ko. Sabi ko nga sa kanila, hindi ako magse-celebrate kung wala kayo. Since elementary days, we never expected na ako yung unang ikakasal sa atin. Alam niyo yan. Akala ko ako yung last. After we graduated college, sabi ng mama ko, siguro ikaw yung huling ikakasal kasi wala kang boyfriend, sila may boyfriend. Hindi ko alam po paano yan, nauna kami, pero mararam, sa lahat po siguro na may mga husbands and wife na dito, mararamdaman nyo lang yung time na, oo, magpapakasal na ako. Kasi, alam nila, Joy, ayoko magpakasal. Parang wala sa inagap ko o hindi ko in-imagine na magpakasal kasi nga parang inisip ko kung gusto mo nang iwanan ng isang tao parang gano'n lang for practicality purposes lang. Pero yun nga, when you siguro met that person that is meant for you,
yun, bigla na lang siyang magpo-flash sa'yo na, ay, pakakasalan ko na tong taong to. Ito na yung taong pakikisamahin ko. Isa sa love mo sa akin noon, kasi isa sa, isa lang, yung gusto kong mangyari sa married life ko. Maging okay yung relationship ko dun sa family ng husband ko. Maging okay yung relationship ng husband ko sa family ko. And sobrang pinagpala ako ni Lord kasi yung mga kapatid ko, parang kapatid na rin niya. Yung mga kapatid niya, ganun din. Parang kapatid ko na rin. Kaya, yun yung hindi ko alam. Sabi ko nga, every time na matutulog ako, parang Lord, napakaswerte ko. What have I done? Para bigyan mo ko ng ganitong blessings. Parang, andyan na yung husband ko na, sabi nga nila, iniintindi lahat ng katigasan ng ulo ko at lahat ng tantrums ko. Andyan pa yung family niya. Na hindi ako, yun yung nakakatakot kasi sa, sabi ko nga po, sa politics, kasi ever since kay Papa, hanggang ngayon, na i-judge ka nila agad eh. Without even knowing kung sino ka, i-judge ka nila. And yun yung, yun dun ako nagpapasalamat sa family ko nila, na they never judged me. They never treated me differently compared with other girls siguro na nakilala nila. And sobrang minahal nila ako, agad minahal nila ako. Thank you po kay Nani Agnes, kay Tatay Eto. Maraming salamat kay Pili doon sa mga kapatid niyang babae. You're all the sisters I never had. College friends ko, thank you! Thank you sa inyo sa walang klase na yun. Kasi dapat may klaseng, sure na nawala. And, so, Catholic Church of San Sebastian, usually walang klase yung Immaculate Conception ngayon. Tapos, hindi sila nag-announce, ngayon naging announce na walang klase. So, thank you sa pagpunta. Thank you sa pagiging iba sa mga ibang law students na sorry sa mga tatamaan kong meron dyan, na they only take advantage of you. Parang tingin ko nga po, dun sa almost 2 years kong in-stay sa law school, law students, parang they are only there not to be your friends. Hindi mutual. Parang nagiging parasitic yung relationship. Pero with them, mutual yung relationship natin. Namin, it's not about na aking to, hindi ko bibigay sa'yo itong source na to. Pero sila pa yung nag-offer. Thank you, naiintindi niyo yung hectic and busy schedule ko lang. Kayo pa yung nagsasabi na, oh, may notes ako dito, oh, may subtext ako dito. Thank you, sobra. Sana hanggang makagraduate tayo, kayo pa rin yung kasama ko. Yun, high school, college friends, forever. Alam nyo na yan. Tresha, Rosebel, wala si Maha, Jay, Edwin, thank you. Sa mga kamag-anak ko po, Tita Vita, Tita Baby, thank you po sa pagpunta. Nag-take kayo ng time na pumunta dito. Kung ako, pasensya na po kung hindi ko mapakit yung nasa likod, hindi ko na po talaga makilala. Sabi ko pa, akit naman sayang yung makeup ko kung nakasalamin ako. Kaya yung mga nakikita ko na lang po ng mukhaan ko. And syempre, wala to. Wala ko. Kung wala yung mama ko. Una, ma-happy anniversary sa inyo ni Papa. Happy anniversary dito, Jaime. Anniversary, wedding anniversary din po nila to. Kaya pinili po namin itong December 8. Kasi diba, till death do us part yung nangyari sa kanila. Na until wala na yung mga partners nila, andun pa rin yung mga partners nila sa puso nila. Yun yung gusto kong mangyari kasi sa amin. Sabi ko nga kay Ryan, sana kahit sa heaven tayo pa rin. Assuming we're going to heaven, sana kami pa rin yung magkasama. Kasi sabi ko nila, sabi nila wala rin, lawyers ko na pupunta sa heaven. So, kwento ni Lovejoy, kwento rin yung mga ibang prof ko na wala rin lawyers na pupunta sa heaven. Pero, siguro naman hindi naman. So, yun yung wish ko, na not only till death to us part, pero until death na magkasama kami. Thank you for being an inspiration. Pamilya ko na sa'yo, makikoy mo na siya kay Kuya. Sabi nga po, Nati Gina, sabi ng Kuya ko, hindi kami expressive. We're not that type of person or that kind of persons na everyday I love you, everyday lahat papakita mo yung kung gaano mo kamahaling tao. Pero once we've decided to be with you, to be with that person, yun na yun. Sabi nga ni Kuya Bungos, ganun kami, we may not be that expressive. Pero deep inside us, we'll do everything for that person we chose to be with.